base sa 2020 census, ang bayan ng Buena Vista ay mayroong humigit 26,000 mamamayan. Kilala ang kanilang munisipalidad bilang isa sa bayang tahanan ng pinakamataas na bulkan sa buong lalawigan, ang tinatawag po natin na Mount Malindig. Sikat din dahil sa kanilang Malbog Hot Spring. Lalo pa nating kilalanin at alamin ang mga natatagong kultura, tradisyon at ipinagmamalaking yaman ng bayang ito. Gayun din of course ang mga programa at proyekto ng kanilang lokal na pamahalaan. Kikilalanin din po natin ang kanilang kasalukuyang punong bayan at tatanungin po natin ang 10 points agenda ng kanyang administrasyon. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw, probinsya ng Marinduque. Sa 6 na bayan ng ating pong kapuluan, unahin po natin ang bayan ng Buena Vista, ang bayan ng Buac, ang bayan ng Torrijos, ang bayan ng Gasan, ang bayan ng Santa Cruz at ang bayan po ng Mugpog. Tayo po ay live na sumasayang papawid sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Romeo Mataak Jr. ng Philippine Information Agency Marinduque. Welcome sa ating kapihan sa PIA, kung saan ay kinakapanayam natin ang iba't ibang mga opesyales ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Ngayong araw ay makakapiling po natin ang bagong sibol na lingkod bayan, ang alkalde ng bayan ng Buena Vista, kagalang-galang Edward Bongshena. Mga kababayan, sa bayan na po tayong sumasayang papawid sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3. Dumarating po tayo sa inyong mga tahanan at napapanood din po tayo live na live sa atin pong social media platform, sa atin pong Marinduque News Network, gayon din po sa kanilang social media pages. Magandang araw pong muli sa inyo. Karangalan po namin na makadaupang palad ng personal ang kanilang punong bayan, kaya nagtungo po tayo mismo dito sa kanilang tanggapan dito po sa bayan ng Buena Vista at live na live po tayo sa Office of the Mayor, Mayor Bongshena. Magandang araw po Mayor at welcome po sa ating kapihan sa PIA. Magandang araw Sir Myong, ano po, at magandang araw din po sa inyong mga tagapakinig at sa inyong mga tagapanood. Isang malaking karangalan po na kami mabigyan ng pagkakataon na maibahagi sa ating mga kababayan yung mga programa at proyekto ng ating lokal na pamahalaan. Welcome po kayo dito sa aming bayan. Natutuwa po kami sapagkat alam ko po na antagal nyo na pong hinihintay ang aming pagdating, dahil alam nyo po si Mayor Arvin ay si Mayor Bong, ano, lagi ko naalala kasi kapag nakikita ko po ikaw, ang naalala ko po inyong kapatid na si Mayor, si Engineer Arvin. By the way, batiin po muna natin si Engineer Arvin Shena, ang Vice President, isa sa mga Vice Presidente ng PLDT, at minsan na po nating nakapanayam dyan naman sa kanyang tanggapan dyan po sa Makati City. At gayon din po, unahin din po nating batiin ang ating mahal na Congressman Lord Alan Velasco at ang ating pong Gobernador, Governor Presbytero Velasco Jr. at lahat po ng ating mga alkalde sa 6 na bayan. At the same time, ang ating pong Vice Gobernador Lynn Angeles. Okay, Mayor, batiin niyo po muna ang inyong pong mga sintang mga kababayan dito po sa bayan ng Buena Vista. Okay, magandang araw po sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Buena Vista. Sa lahat po ng nakikinig, sa lahat pong nanonood, lagi naman po tayo nagkakausap, lagi naman po tayo nagkikita. Dahil ako po ang inyong mayor na ang punong bayan na lagi nyo nakakasalamuha at lagi nyo po nakakasama. So magandang araw po sa inyo lahat at sana po ay tutukan po natin ang programa ni Sir Myong para po malaman nyo kung ano-ano pa ang mga programa at proyekto ng ating lokal na pamahalaan na ihahatid po sa inyo lahat. Alright, bakit po Bong ang iyong pangalan? Para ang layo doon sa Edward Bongshena. Sir Myong, hindi ko alam eh. Nakagistan ko na lang yung nickname ko na Bong. Nasanay na sila, natawagin akong Bong. Pero hindi, wala namang nakwento yung nanay ko kung saan galing at saka yung tatay ko. Siguro, no? Basta na lang nilang binanggit yung ganung pangalan at yun na po yung ginamit ko hanggang sa ako'y tumanda na. Ilan po ba kayo ngang magkakapatid? 6 po kami magkakapatid, Sir Myong. Bali, ako po yung pinakabunso sa lahat. Ang sinundan ko ay yung
Nabanggit nyo nga kanina yung aking kapatid na nagtatrabaho sa PLDT. So, kung ano po yung naikwento niya sa'yo, dungkol sa kanyang buhay, ay halos parehas din po. Dahil kami magkasabay na lumaki, isang taon lang po ang pagitan namin dalawa. So, sa isang maliit na tahanan, sa barangay ng Bagtingon, doon po kami lumaking dalawa. Actually, nito lamang ko po nabisita ang barangay Bagtingon at medyo malayo po pala ito ano pa taas. Pero nakita po natin yung progress ngayon ng barangay Bagtingon. So, nung kayo po ay isang munting pangbata dyan sa barangay Bagtingon, ikwento, balikan nga po natin yung mga pagkakataon na si Mayor Bong ay isang natural na Bong Siena. Pinagdaanan ko, Sir Bing, yung talagang likas na ginagawa ng mga bata. Ano. Pero sa kabila nun, ganun pa man, dahil lang aking mga magulang ay mga nagtuturo, sila yung mga guro, medyo may kahigpitan yung tatay ko. Alam kong nabanggit na rin to sa inyo ni Arvin Shen, ano, nung kayo nagkausap. Medyo may kahigpitan, pero sa kabila ng lahat ng yun, alam naman namin, naiintindihan namin, na yun ay para din sa aming kinabukasan. So kaming magkakapatid, nasanay po kami lahat na talagang yung disiplina ng magulang ay talagang simula sa umpisa, simula ng aming kapanganakan hanggang sa kami mag-aral, hanggang sa kami magkaroon ng mga pamilya, ay talaga pong aming sinasapuso at isinasabuhay. Ano po? So yung mga pinagdaanan po namin ay yung simpleng pinagdadaanan din ng mga normal na bata. Naglalaro, pumapasok sa eskwela, medyo may kaibahan nga po dahil kami ay nasanay din kami na magtrabaho sa bukid. In fact, kami po ni Arvin ni kuminsan, nag-aararo, siya nag-aararo, ako nagtatanim ng mais, ano po. So magkatulong kami sa pagbubuhat ng tubig galing sa kabilang ibayo dahil nag-iisa lang po yung bahay namin sa isang lugar na isolated po yung lugar na pag bumaha, parang island, kami lang ang naiiwan dun talaga. Mayor, yung mga magulang ninyo ay mga retiradong mga guro, ano po. Nung kayo po ay lumalaki ano dito kasama, sabi niyo nga po, ito po bang anong setup po nung bayan, anong barangay Bagtingon dati nung araw? Kasi nung pupunta namin ngayon, natutuwa po tayo dahil sementado na po ang mga daan. May mahirap po kasi nung panahon namin, nung high school kami, dito po kami pumapasok sa bayan. Nilalakad po namin yan simula sa Bagtingon hanggang dito sa bayan. So bibihira po ang mga sasakyan yun. Meron mga kalesa, pero bihira pa rin po. At saka yung kalsada po ay talagang hindi siya simentado. Maliit na, hindi pa siya simentado. Hindi katulad po ngayon na dahil sa programa ng ating congressman, lahat ng kasulok-sulokang barangay ay talagang simentado na at madali na pong marating. Nabanggit niyo po, dito po kayo nag-aaral sa bayan po ng mismong bayan ng Buena Vista. Saan po kayo nag-aaral, nagtapos ng elementarya, high school, hanggang kolehiyo? Nagtapos po ako ng elementarya sa barangay ng Bagtingon and then dito po sa Buena Vista National High School dito na sa bayan dahil may bahay din naman po kami dito sa barangay 1. So lumipat po kami nung nandito na po kami, paminsan-minsan umuwi po kami ng Bagtingon nung nag-high school ako, dito po kami nakatira. Pagkatapos po noon, ako'y pumasok po sa seminaryo. Naka-apat na taon po ako sa pagpapari. Okay. Hindi lang po ako natuloy. Okay. Hindi ko alam kung bakit. So, ganun po, ano, marami akong pinagdaan ng kolehiyo. At yun ay sa tulong ng aking mga kapatid, nagsawa na rin sa katutulong sa akin siguro. Pero hindi po sila sumuko. Pinilit nilang makapagtapos ako ng pag-aaral. Kahit marami akong kolehiyong napasok, hanggang sa makatapos po ako ng pag-aaral, dito na, sa St. Mary's College of Marinduque. Ano po ang iyong secondary puso? Education. Ah, guru, yes. Teacher din po pala kayo. Pero kayo po ay let passer o board passer po kayo? Hindi po, hindi na po ako nag-take. Okay. So, agad-agad po akong kumuha ng trabaho. Okay. And then, ikwento nyo naman po, pagkatapos po ng graduation ninyo sa kolehiyo, saan po kayo nakapagtapos ng, saan nakapag-trabaho? Nagtrabaho po ako doon sa isang kapatid ko na engineer. Ano? So, tinulungan niya ako magkapagtrabaho hanggang sa nakapag-training ako sa kanya ng almost 3 years. And then natuto ako ng mga engineering works hanggang sa nagkasama na po kami lumipat ng Dubai. Then, simula nun, nabot po tayo na 10 taon doon. Kapagtrabaho tayo sa isang construction company, interior construction company, doon po tayo natuto. Sa mga training na binigay nila. So kayo din po pala ay ex-OFW. Yes po. So alam nyo yung hinaing, mga concern, lalong-lalo na yung pinagdaraanan ng isang OFW. At marami pong OFW dito sa bayan ng Buena Vista. Correct po. Marami po. Dahil isa po yan sa kinakabuhay, no, sa means of livelihood ng mga taga rito sa bayan.
bayan ng Buena Vista, dahil sa hirap ng buhay, napipilitan talagang humanap ng pagkakataon na makapaghanap buhay sa ibang bansa. Mayor, nabanggit mo kanina kayo ay pumasok sa seminaryo. Ano, bakit hindi po kaya natuloy din sana ay meron kami ngayong Father Bong Shen? Siguro nga, ngayon ko lang nare-realize ito na parang ang nangyari, ano, parang hindi man ako naging lingkod ng simbahan, eh parang naging lingkod naman ako ng buong sambayanan. Siguro po talagang may purpose kung bakit hindi ako natuloy. Although yung mga values na po na natutunan natin sa seminaryo ay hindi naman po natin nakakalimutan, at from time to time, yung pare yung ginagamit natin para ibinabahagi ko sa aking paglilingkod sa aking mga kababayan. Nabanggit niyo ho kayo, hindi man kayo naging lingkod o nakapaglingkod sa simbahan bilang isang ganap na isang pari, ano, pero naglingkod kayo sa sambayanan ng Diyos, ano po. Ito po ba'y pinangarap ninyo noong kayo'y maliit pa dyan sa Barangay Bagtingon? Parang naglalakad-lakad ho kayo sa ilalim ng buwan, o kaya ay sa habang nasa nangunguha ng bunga ng bayabas. Siguro na naisip niyo ba, ay bukas makalawa, ako'y magiging mayor o public servant, more so ng bayan ng Buena Vista. Ang totoo po nito, Sir Myung, ano, ni minsan, ano, ni sa panaginip ka, ni sa pangarap, eh, hindi ko po inisip ito na ako'y magiging isang public servant balang araw. At ni minsan po, hindi ko talaga pinangarap. Kaya lang po, dahil kami sinari ng aming mga magulang na talagang maglingkod sa kapwa, at bukas po ang aming paglilingkod sa abot ng aming makakaya. Kahit sa mga pribadong pamamaraan po, ginagawa po namin yan. So parang, parang bilang isang mamamayan ng Buena Vista, ano po, parang may mga kakulangan po kami nakikita. Lalo na po ako, may mga kakulangan po ako nakikita. Sabi ko nga po nung ako'y nangangampanya, walang perpektong pamumuno ka po. There's no such perfect administration. Lahat po yan ay may kapulaan. Siguro, may napansin tayong kakulangan ng aking mga kasamahan, ng aking mga kababayan, mga taga rito sa Buena Vista, na maaaring kung bibigyan natin ng pagkakataon ang iba, ay baka sila naman po ang makapaghatid ng kakulangan na yon. Sa pagtatapos po ng termino ko, maaaring marami pa rin pong kapulaan, maraming maaaring rin kakulangan. Kaya nga sinasabi ko, wala pong perfectong pamumuno, at maaaring yun naman po ay maihatid ng iba. So, binigyan lang po namin ng pagkakataon ang bayan ng Buena Vista na magkaroon ng isa pang maaaring maglingkod na na meron naman po sigurong pwedeng idea or meron naman kakayanan na makapaglingkod sa aming kapwa. Okay. Kailan niyo po naisipan na, teka muna, ako ay kakandidato bilang alkalde ng bayan ng Buena Vista? Ano po, ito na naisip ko po ito noong taong 2018 po. 2018-2019. Alam niyo po bang habang nangangampanya, minsan na po kasi kami nagkasama ng ating butihing gobernador. Ano po? Naging medyo may mga napagsamahan din po kami. At sa nakikita ko po sa kanya, no, yung drive niya, dahil yun po ang unang kandidato niya noong 2019, no. Yung kanyang sipag at tiyaga sa edad niyang yun, kako, nakakapaglingkod pa siya sa kanyang mga kababayan. Sa kabila ng mahabang panahon na inilaan niya sa gobyerno, patuloy pa rin po siyang naglilingkod sa abot ng aking makakaya, ng abot ng kanyang makakaya. How much more po ako na bata pa, medyo bata naman, na pwede pang magbigay ng paglilingkod sa aking kapwa. So, parang naging ano po, parang naging panuntunan ko po yun na pwede naman po palang ganito, basta meron lang kang determinasyon, sipag, tiyaga, dedikasyon, magagawa po natin yung gusto natin gawin sa ating buhay. Okay. By then, kasi ang inyo pong kakalabanin ay matagal na pong namumuno, ano po, dito sa ating bayan ng Buena Vista. Nagkaroon po ba kayo ng agam-agam o alinlangan na sumuong at pasukin, sabi nga ay ang magulong mundo ng politika, habang ang inyong mga kapatid ay wala naman, dahil nasa, bagamat nasa public servant, mga public servant din po sila, pero karamihan po sa kanila ay mga nasa pribadong sektor. Ayo po, Sir Myung, talagang maraming beses kong pinag-isipan to, ano. Ako lang po mag-isa. In fact, hindi po alam ng mga kapatid ko ang pagtakbo ko bilang mayor ng bayan ng Buena Vista. Ito po, nagulat na lang sila at bigla na lang ako nag-file, ano. Pero ito po yung mahabang panahon kong pinag-isipan.
At marami po akong isinasaalang-alang dahil yung dati pong administrasyon ay kaibigan din po ng pamilya. Of course. Pangalawa ay kamag-anak din ng pamilya. So wala naman po kaming dapat pagtalunan or wala naman kami. Ngayon, ang sinasabi ko nga po kanina, siguro ay meron lang kaming napapansing kakulangan dito sa aming bayan. Na kung bibigyan natin ng pagkakataon, kahit hindi ako, kahit hindi po ako, kahit ibang tao, kung bibigyan natin ng pagkakataon sila na makapaglingkod, baka sila naman po ang makapaghatid ng kakulangan po na yun. Wala pong perfectong panunungkulan. Lahat ay may kapulaan, sabi ko nga po. Siguro nga, marami nga lang hinahanap ang aking mga kababayan na baka sakali kung magbibigay sila ng pagkakataon sa iba, ay baka yun ang makapaghatid ng pagkukulang na yun. Sinubukan ko po dun sa puntong yun. At kayo nga po ay mapalad at maswerte ano na binigyan ng pagkakataon ng bayan ng Buena Vista na makapaglingkod at paglingkuran sila. Ngayon, sa inyo pong pamumuno o sa ilalim po ng inyong administrasyon, ano-ano po ba ang mga pangunahing mithiin o yung tinatawag natin na 10 points agenda ng inyong administrasyon? Saan po kayo nakafocus o saan po nakafocus ang administrasyon ni Mayor Bong Shen? Okay. Ang unang-una ko po talagang tinututukan ay maiangat yung antas ng serbisyo ng lokal na pamahalaan dito sa aking mga kababayan. Ano po? Simula nung umupo ako, gusto ko pong maramdaman ng taong bayan na merong gobyerno na kumakalinga, may malasakit at may pagmamahal sa tao. Kaya simula po nung umupo ako, binago ko po yung sistema na nakasanayan na ng mga tao rito. Kaya medyo nagulat po sila. Pagpasok mo pa lang po sa gate dito ng munisipyo, may sasalubong na sa inyo. Ihahatid kayo kung saan nyo may pangangailangan. Entertainin kayo. Iintayin kayo hanggang sa makaalis po kay ihahatid din kayo sa gate. Ganun po yung gusto kong mangyari. Maibigay agad-agad yung serbisyo na kailangan ng taong bayan. Hindi ko po yung pinapatagal. Hindi ko po yung pinapabukasan. Hindi ko sila pinaghihintay na matagal. At kung ano po yung... Kasi yun po ang importante. Dahil ang lahat ng ginagawa natin dito, pagsisikap at paghihirap at pagsasakripisyo ay para po sa taong bayan. Dahil sila po ang importante, palagi yun po ang sinasabi ko sa aking mga kasama dito sa munisipyo, sila ang importante dito sa ating lokal na pamahalaan. Hindi tayo, sila. Sila lagi po ang priority namin dito. Kaya kahit ano pong ginagawa ko, basta may kailangan ng taong bayan, agad-agad ko pong tinutugunan. Nakikita ho natin sa ating television, ano, sa ating monitor, yung development na ginagawa po ninyo, yung itong bayan po, at itong pagpapintura ng pamahalaang o lokal na pamahalaan o munisipyo ng bayan ng Buena Vista, ang pagtungo mismo sa ating mga kababayan at pag-alam mismo ng kanilang mga kahilingan at mga request, ano po sa inyo, kayo ay direktang nakikipag-ugnayan sa ating mga kabarangayan. At sabi mo nga po ay ito, napakaganda na ng hitsura ng bayan ng Buena Vista, ano po, at sabi mo nga po importante yung komersyo, ekonomiya mapalakas lalo pat nasa ilalim tayo ng pandemya. Maliban po doon, Mayor Bong, ano pa po o ano-ano pa po yung inyong pangunahing mithiin o yung nakapaloob sa inyong 10 points agenda? Ang sektor po ng kalusugan. Okay. Tinututukan din po natin yan ng ating lokal na pamahalaan. In fact, humiling na po tayo sa DOH ng additional na doktor at hopefully tayo naman po ipagbibigyan at siguro po by February or March ay mag-onboard na po yung ating doktor to the barrio. Isang pamamaraan po yun para maibsan naman yung hirap ng ating mga kababayan na hindi nagkakaroon ng sapat na pananalapi para matutukan yung kanilang kalusugan. Yan po yung number one tinututukan ko rin dito. Pagpasok po ng mga pasyente dito, binibigyan ko po agad ng pagpapahalaga. Marami pong nag-aasikaso sa kanila. Libre ang kape, libre ang pandesal. Maramdaman lang man lang po nila na kahit sa ganong pamamaraan, yung stress nila mabawasan. Kahit sila po may sakit, mabawasan po yung iniisip nila sa kanilang mga sakit. So, ini-entertain po namin ng maayos. Pinaparamdam namin sa kanila, special sila kahit sila yung mga pasyente. At libre po ang lahat ng serbisyong ipinagkakaloob ng aming rural health center. Hanggang sa paghatid po ng mga pasyente sa ibang lugar, sa Lucena, sa Maynila, ginawa po nating libre yan. Wala po silang binabayaran. Yan po'y sinasagot ng lokal na pamahalaan. Hinahanapan po natin ng pondo
at yan po'y talagang pinagkakaloob natin ng libre sa ating mga kababayan dito sa ating bayan ng Buena Vista. Sa kasalukuyan po, Mayor, ilan po ang ambulansya o yung transportation na naghahatid ng mga pasyente dito po sa inyong bayan? Meron po kaming tatlong ambulansya. Kaya lang po yung dalawa ay parang transport vehicle, patient transport vehicle lang po. Ano, kasi ito po ay nakatalaga sa aming rescue. Pero ganun pa man, ginagamit po namin ito para matulungan po namin dahil marami pong nagkakasakit dito sa amin para madali po namin mahatid sa mga pagamutan. Maliban po sa usaping pangkalusugan, pagdating naman po sa usaping agrikultura at pangisdaan dahil isa po yan sa primary livelihood ano po ng ating mga kababayan dito sa Buena Vista. At ano po ang inyong nasa plano para sa kanila? Dahil po sa limitadong pondo ng ating lokal na pamahalaan, tayo po'y humihiling ng tulong sa ating mga sa mga national agency at sila po'y madalas nakaagapay natin ano. In fact, ang ating pong probinsya ay nagbigay sa atin ng mga buya para sa ating mangingisda. At hinihikayat din po natin yung ating mangingisda na magtulong-tulong sila, magbigayan po sila sa pagkuha ng isda sa atin. Dahil ang Buena Vista po, sa aking pagkakaalam, ay isa sa pinakamalaking nagsusupply ng isda sa buong Marinduque. In fact, umaabot po ang ating isda hanggang Lucena. So, ang ginagawa po natin dyan ay tinutulungan po natin yung ating mangingisda na mapalakas pa, mabigyan pa sila ng mga kagamitan, maisaayos yung kanilang mga bangka upang makapaghanap buhay po sila ng kahit papaano ay ang importante, hindi po nila nilalabag yung batas pagdating sa pangisdaan. Ano po? Meron pong mga programa rito ang DOST. In fact, siguro kung napansin nyo doon sa page ko, nag-dive po tayo nung nakaraang Sabado doon sa artificial coral reef na dinlagay ng DOST. So nakita po nila at hinihiling po namin na madagdagan pa, makapagtanim pa kami ng mga coral reefs para po yun ang mga pamahayan ng mga isda. Dahil sa kasalukuyan po parang nauubos na yung mga isda natin dito sa ating karagatan. Sa sektor po ng agrikultura, marami rin po tayong programa. In fact, ang kaagapay din po natin ang provincial government ano po sa pamimigay ng mga yellow corn, binibigay natin sa ating mga magsasaka, binibigyan po natin ng libreng mga abono yung pong ating mga farmers, yung ating mga nagtatanim ng palay, binibigyan din po natin ng mga libreng abono yan lahat. At sinisiguro po natin na yung irrigated area po natin dito sa ating bayan ay malaki, malawak, nang sa ganun ay tatlong beses po sila makaani sa loob ng isang taon. Dangan niya lang po, tano, medyo dyan po ako. Ito po ay open book, gusto ko pong malaman din ng publiko. Dahil out of 123 hectares ng farmland, 70% po ang irrigated dito sa ating 123 hectares. Ang medyo nakakalungkot nga lang po, ang tanong ko nga, bakit hanggang sa kasalukuyan, simula nung naging bata ako dito, wala pa yata akong nabibiling bigas na nanggaling sa bayan ng Buena Vista. So yun po ang challenge sa akin. Gusto kong alamin ngayon, bakit ganun na nangyari kung 70% ang irrigated na rice field dito sa bayan ng Buena Vista, dapat ay meron po kaming supply na naibibigay, na ibabahagi dito sa aming bayan or maging sa aming mga kalapit bayan. Eh bakit hanggang ngayon ay ang bigas pa rin na galing sa Mindoro ang binibili at kinakain po natin. So atin pong aalamin, ano, hindi pa naman po tapos yung ating pagsasaliksik. Gusto ko pong alamin kung ano ang punot dulo ng lahat ng ito para maibahagi po natin sa ating mga kababayan. Nang sa ganun, medyo mababa na po, mapababa naman natin ng konti yung presyo ng ating bigas. Kasi tinutulungan naman po ng gobyerno ang may-ari ng mga sakahan na ito, ang may-ari ng mga palayan na ito, sa pagbibigay ng mga libreng abono at libreng pataba. Lalo pa at ang mga residente po ng inyong bayan, napakasisipag po mula po sa Barangay Sihi kung saan ang inyong lingkod ay nagmula. Kaya ako po ay talagang natutuwa na kayo po'y mga kadaupang palad ng personal and pretty sure aking po mga kamag-anakan dyan po sa may bahagi ng Barangay Sihi, pababa ng Lipata. ay nanunood sila. Special shoutout po sa inyo. Nakita ko po kung gaano sila kasigasig. Kaya tama po yung iyong isipin, ano po yung iniisip ninyo, na bakit nga ba kailangan pang mag-angkat, samantalang kung sa ganda at ganda ng yaman ng lupa ng inyo pong bayan ay talagang nandyan naman yan. Pero bago yan, nabanggit nyo po kasi kanina
yung tungkol po sa mga programa ninyo pagdating sa ating pangisdaan. At kamakailan ho ay nakausap ko si Provincial Director ng DOST Marinduque, Mr. Bernie Caringal, at nakwento nga po niya yung programa po ninyo, yung programa po sa LGU. At nabanggit nga niya na napaka-supportive niyo po. At as a matter of fact, nakita ko nga po nung nag-dive kayo dyan sa may bahagi ng UOC Lipata. At sabi po ni Sir Bernie, itong lugar ninyo, ang successful yung ginawa nilang project across the province, itong bayan ng Buena Vista ang naging successful pagdating doon sa pag sa ayos ng ilagay po ata ng yung parang tirahan ng coral reef ano po. At nakita ko po mismo yung video, pinakita po sa atin kung gaano dati walang mga halamang dagat. Ang pero ngayon ang lalago na po at ang dami ng mga isda na napunta o nalapit po doon sa coral reef. And nakita ko nga po mismo kayo mismo nakasuporta kahit nag-dive kayo mismo para makita niyo kung ano yung dapat na gawin ano po. So maliban po doon, ano pa po yung parang nasa plano ninyo, paparamihin po ba ninyo yung coral reef na meron po di papalakasin at papagandahin yes, po natin opo. Yung coral reef sa inyong lugar. In fact po, nandito lang kaninang umaga si Sir Bernie at tayo sumulat tayo sa isang mga ahensya na maaaring makatulong po sa atin ng mga technical person para makapagtanim po ulit tayo ng mga artificial na coral reef. Ano po? So yan po isa sa mga programa namin ng pinagtutulungan po namin ng DOST. Actually, marami po kaming programang pinagtutulungan ng DOST. Kasama na rin po yung sasamantalahin ko na po ang pagkakataon. May dehydrated farm po kaming ilalagay dito sa aming hot spring. Pang-dehydrate po 'yan, pang-tuyo ng mga dahon na maaring gamitin. Yan po yung ginagawang malunggay, yung malunggay leaves na tutuyuin. Pero ang proseso po ng pagtutuyo ay ang ginagamit po namin ay yung tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa, yung maiinit na tubig po dahil tayo po yung nasa puno ng bulkan. Yung pong mainit na tubig na dumadaloy doon, yung po ang ginagamit namin na panginit yung mga coil at yung mga coil na yun, yun ang magtutuyo ng mga dahon. So, unti-unti po yung proseso hanggang sa magamit po natin sa mga kopra. Sinubukan din po ni Sir Bernie na gamitin sa kopra at nag-okay naman po siya. Ibig sabihin, in the future, at maganda po yung ano niya, maganda yung production niyang langis, malinis, at saka quality. So siguro, in the future, pag napalaki natin to, although maliit pala yung ginagawa namin, siguro yung malaking tulong po ito sa ating mga kababayan. At maaring in the future, maaring nandito na ang pabrika ng langis sa atin, sana, magagaling sa nyog, yung mga coconut oil, ano po. So, unti-unti po namin pinag-aaralan lahat, no? Dahil medyo maliit lang yung pondo, nag-i-start muna tayo sa maliit. So, pag-aaralan natin po lahat ito at susubukan natin mapalaki ito balang araw. And speaking of which, nandito rin po ang pinakamasarap na bagoong, ang paggawaan ng bagoong yes po, sa buong Marinduque. Mm-hmm. Na kapag kayo pumunta ng Mindoro, makikita nyo po at makakasakay kayo dun sa bangka na papunta dyan yung gasan to Mindoro. Mm-hmm. Nako, ang inahanap po ng mga taga Mindoro ay ang bagoong ng Marinduque na gawa ng bayan ng Buena Vista. Mm-hmm. So siguro bukas makalawa, mas malaki pa po at mas marami pang maabot na mga komersyo o mga business establishment nitong inyong bagoong dito sa bayan ng Buena Vista. Ayun po rin ang isasama natin sa ating programa dahil yan po parang medyo nawala ng konti sa industriya ng pangisdaan. Ano po? Parang medyo, kasi siguro po, na yung tulong, yung assistance ng ating lokal na pamahalaan, yung intervention ng lokal na pamahalaan, parang medyo doon nagkukulang. So, hindi naman natin masisi dahil limitado nga ang pondo ng ating lokal na pamahalaan. Pero, ganun pa man, hahanap tayo ng paraan para mapalakas natin yung industriya ng bagoong dito sa aming bayan. At pag-uusapan pa po natin ang iba pang mga programa at mga proyekto, lalo na po yung mga accomplishment ng bayan po ng Buena Vista sa nakalipas na 100 araw na paglilingkod ni Mayor Bong Siena. Dito po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Diyan lamang po kayo.
At muli po tayo nagbabalik sa ating espesyal na pagtatanghal ng kapihan sa Philippine Information Agency. Kapiling pa rin po natin ang sabi nga ay napakagiting at napakasipag, napakahusay na alkalde ng kanilang bayan, ng bayan ng Buena Vista, Mayor Bong Shena. Munti ko na nang masabi si Engineer Arvin. Ano? But anyway, nandito pa rin po tayo sa bayan ng Buena Vista, sa kanilang tanggapan at live na live po tayo. Ang ganda po ng ating internet connection. Ano? Thank you so much kay Engineer Arvin, dahil alam niyo po, natutuwa ako dahil parang sabi niya pinangarap niya lamang ito. Pero ngayon, na-experience na natin, nagagamit na natin, napakahalaga ng teknolohiya, lalo na ng internet connection. Pero bago yan, pag-usapan ho natin yung mga infrastruktura naman sa inyong bayan. Ano-ano na po ba yung mga na-accomplish ninyo sa loob ng 100 araw ng inyong paglilingkod bilang kanilang alkalde? Hindi naman po ganun karami. Ano? Ang totoo po nito, kung ano lang yung nasa programa ng ating nakalipas sa administrasyon, itunuloy lang po natin, ano? Dahil yun naman po yung talagang nasa kanilang annual investment plan at yun yung kanilang may pondo. So, kaya lang talagang tinutukan po natin ito. Kung mapapansin nyo po, kung mapapasyal kayo dito sa aming bayan, sa gabi, papasok ng bayan ng Buena Vista, simula barangay 1 hanggang doon sa barangay 4, ay nagliliwanag na po ang bayan ng Buena Vista. Kabilaan po ang street light na nakalagay dyan. Dati po ay medyo madilim. Ano? Kaya ang prinsipyo ko po kasi, ang isang maliwanag na bayan ay maliwanag ang magiging kinabukasan. Maliwanag ang patutunguhan. Kaya inuna po natin yung ilaw, papasok ng bayan. So kung may mapapansin nyo po yan, hanggang sinalagyan natin ng parol dahil ngayong nakalipas sa Pasko, ay lalo po nakadagdag ng liwanag. Inayos din po natin ang harapan ng ating munisipyo, nang sa ganun ay yung mga pumupunta po dito, yung mga ating mga kababayan, kahit papano, kung may mapapansin nilang ganito, may inganya po silang pumunta dito sa ating munisipyo. At isang guni, kung ano man ang gusto niya isang guni, kung ano man ang kalampang ilangan, hindi po sila mahihirapan dahil hindi po stress yung kanilang mga utak, yung mga isip po nila. So yan po ang mga ginagawa natin dito, ayusin muna yung pasilidad na maaring makatulong sa personal na buhay ng ating mga kababayan. Kasunod po niyan, inayos din po natin pansamantala yung aming palengke na nandito sa may barangay ng Malbug. Ano po, yan po yung ating pininturahan ng konti, inayos ng konti, nang sa ganun eh, kasi ang aming pong bayan ay talagang medyo parang hirap sa palengke. Ano po, kung titingnan natin yung nandun lang sa loob ng bayan, ay parang isang talipapa lang na bayan po kami, bakit kami walang palengke? Pero mahirap naman pong dalhin ang mga tao sa isang lugar na bibili ka lang ng 10 pisong puto, ay magbabayad ka ng 40 peso sa tricycle, ano, balikan. So parang hindi naman yata makatarungan. Ganun pa man, kaya yun po yung pasilidad ng gobyerno at ginastosan natin, so dapat po natin gamitin. Ang ginagawa ko po, sinubukan kong palakasin po yan. Tuwing araw ng Linggo, kinukumbinsi ko yung mga tao sa talipapa, pinasara ko muna ang talipapa, doon muna kayo sa palengke. Ano, naggumawa tayo ng kung ano-ano mga promotion, mga parapon, para lang mainganyo sila. At unti-unti, natutuwa naman po sila. Ang isinunod ko po doon ay inayos ko po yung pasilidad. Inayos ko yung mga toilet, yung mga CR, at natutuwa naman po sila. Sabi nga nila, sabi po nung iba, kahit po yung mga taga-Buwak na nagtsatsanggi, sabi niya, Mayor, nakakaya naman po mag-CR, pwede naman po yatan, parang pwede na pong tumulog doon sa loob ng CR nyo ngayon. So yan po yung maliliit na bagay na nakakatulong sa ating mga kababayan, naiinggan nyo po sila. Kasi ang isang bayan po na walang palengke, parang patay ang ekonomiya. Wala pong maayos na economic activity dahil ang palengke po, ang alam naman natin, yan ang sentro ng kalakalan ng isang bayan. Diyan umiikot ang mga pera. Diyan nagkakaroon, diyan natin nalalaman kung umaangat ang ating ekonomiya. Ganun pa man po, naayos natin ng pakonti-konti, pero hindi pa rin po sapat. Hindi pa rin sapat. Kailangan pa rin nating pagandahin, kailangan pa rin po nating ayusin at ilagay sa estratehikong lugar yung palengke na kung saan ay talagang nandun po hindi mahihirapan yung taong bayan na pumunta sa isang palengke. Accessible sa lahat ng tao, madaling puntahan, malapit sa mga sakayan, at talagang maraming maingganyo na mag-invest kung aayusin ang itsura ng pasilidad. Yun talaga pong hindi mahihirapan yung taong bayan. So yan pong ginagawa natin ngayon. Marami pa po tayong mga proyektong na isa katuparan.
Maliliit lang naman po, pero ang inuuna ko po dito ay yung agarang makakatulong. Yung agarang makakatulong sa taong bayan. Yung kahit papaano ay konektado sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yun po ang ating mga inuunang proyekto. Tama po yan, nakita ko po, nadadaanan ko dahil ako po ay taga Torrijos, nakikita ko ang ganda na ngayon ng palengke ng bayan ng Buenavista, at sa mahabang panahon na ito ay nakatiwangwang ano po at hindi napapakinabangan. Tama po kayo, yan po yung proyekto at pondong inilaan ng gobyerno na nanggaling sa buwis ng taong bayan na dapat talaga ay magamit ng mamamayan. So ngayon po ba operational na lahat yung mga itong ating palengke dito sa bayan po ng Buenavista? Yes po, operational na po lahat yun. In fact, yung dati pong tindahan ng mga karne at saka ng mga isda, dati po hindi naka-tiles yun, ngayon naka-tiles na po yun. So malinis na lang may papatong yung kalimang karne at mga isda. At may mga ilaw po yun sa bawat tapat, may mga ilaw na talaga sila lahat. So talagang maayos, nagliliwanag po yan sa gabi. Nilagyan po natin ng maayos na mga ilaw para hindi naman po malungkot tingnan. Para sila, kahit sila kumikilos, dahil kuminsan po, Sabado pa lang ng gabi, nag-aayos na sila ng mga paninda. So, binibigyan po natin ng maayos na pasilidad. Okay. Sabi nga po, kung yun po ay nasa ano lamang, ay nasa political will, at the same time, pwede namang, halimbawa, sa loob ng isang taon, libre laang muna yung mga mag-renta doon. Mm. Ay, sino ba naman ang hindi mag-renta dyan ng libre? At bukas makalo, kahit sabihin, minsan kasi ang tao ayaw sa pagbabago. Pero kapag nandyan naman at patuloy na tinututukan, eventually, ang mga tao rin naman ang makikinabang. Oh, pero Sir Myung, maputo lang po kita. No? Pero natutuwa po ako dahil nung in-implement ko po ito, natutuwa ako dahil ang mga tao, talagang positive ang response nila. Talagang nakikipagtulungan po sila sa atin, sa ating gobyerno, sa ating lokal na pamahalaan. Nakakatuwa po, wala kang mapapansin dito, wala kang maririnig. Lahat po sila natutuwa din dahil sa nakikita nila sigurong pagbabago, na nakikita nila kahit papano, may ginagawa po tayo. At makikita po na seryoso tayo sa ginagawa natin. Sabi ko nga, hindi po ako mapapagod. Ako, kayo ang mapapagod sa akin. Dire-diretso po ito, hanggang dulo. Kung ano po yung inumpisa natin, dire-diretso po ito. Hindi po ako mapapagod sa pagsiservisyo sa taong bayan. Okay. So, iwan po muna natin. Pero meron ba po ba kayong nasa pipeline na eventually maitatayo dito sa bayan ng Buenavista ng mga istruktura o mga building? Meron po, Sir Myung. Ang totoo po nito, ililipat po namin yung aming palengke. Ang nakalipas sa administrasyon po ay nakabili na ng lote, nakabili na ng lote dito po sa papasok ng bayan. Okay. So parang magiging itsura po ng bayan ng Buenavista kung magkakaroon ng palengke, parang gasan. Mm-hmm. Papasok sa bayan, mm-hmm, mauuna yung palengke. Okay. Well, that's the strategic location po talaga. Dahil papasok ng bayan, maraming papasok kaysa sa palabas. Mm-hmm. Dahil konti lang po yung papunta sa inyo sa sihi, mm-hmm, mas maraming pumapasok dito dahil mas maraming barangay yung nandito po sa kabilang side. So diyan po italaga, diyan namin ilalagay. So bayad na po yung lote at yun ay pag-aari na ng munisipyo. Bali 1 hectare po yung nabili namin sa lupa. Saan barangay po ito? Dito lang po sa may lampas ng barangay 1, tapos tapat po ng Petron na gasoline station. Yung tapat na tapat lang po nun. Meron ng Rapide po doon na di po ba? Meron ng bagong, hindi, yung motor... Parang yung malaking establishment. Halos banda dito po ng konti. Later on, in the future, magiging commercial area na po yung lugar na yan. Maganda po. So maganda po yung development, yung future development po ng aming bayan. Medyo kailangan lang talagang hanapan ng pondo. Dahil ito po yung maliit lang ang aming bayan, maliit lang ang aming pondo. Dahil until now, kami po yung fourth class municipality pa rin. Marami po tayong mga nakalinyang proyekto. Marami po tayong hiniling sa mga national agency para makatulong sa ating mga kababayan. Pero ang inuuna ko po kasi rito, Sir Myung, gumagawa ako ng proyekto, nag-iisip ako ng proyekto, pero sinisiguro ko na ito'y nakaangkla sa hanap buhay ng tao. Kasi hindi naman po pwede na puro infrastruktura tayo. Maunlad, nakikita na yung bayan natin ay nakikitang maunlad sa mga building, sa mga infrastruktura, pero nagugutom naman ang taong bayan. Ang inalagay pong inasaalang-alang dito ay yung connection ng kabuhayan ng taong bayan sa mga infrastruktura na pinaprioridad ng nating lokal na pamahalaan. Dapat po palagi ako nakaangkla para po sila ay hindi nahihirapan. Hindi po sila naiiwan. Lagi silang nakasabay yung kanilang pamumuhay, estado ng kanilang pamumuhay sa pag-angat ng mga infrastruktura ng bayan.
Nasa pipeline niyo po ba, Mayor Bong, sapagkat mahabang panahon na ang inyong munisipyo, ang inyong munisipalidad ay nasa ika-apat na antas o fourth class municipality, nasa ilalim po ba ng inyong pamamahala o pipeline ng inyong administrasyon na dapat ay at least mayangat naman ito sa ikatlong antas o maging third class municipality ang inyong pong bayan? Sapagkat base po sa datos, ano po, ay kayo na lamang po ang nalalabi o natitira na fourth class municipality across the entire province of Marinduque. Tama po yun, Sir Myung. Challenge po sa akin yan. At sina-challenge ko nga yung sarili ko na within this year ay sana maiangat natin ang ating bayan hanggang third class municipality man lang. Ano po? In fact, medyo may tinutumbok na po kami. Ano, medyo kami nasa tamang direksyon na. Sa kasalukuyan po, ano, sa report ng ating probinsya, ang bayan po ng Buenavista ang number one sa RPT, sa Real Property Tax Collection. Pumalo na po kami ng 48% ngayong third quarter, fourth quarter ng nakaraang taon. So dire-diretso po ito. Umaangat na po ang aming buwis at gumaganda po ang aming mga tax collection dahil nakikipagtulungan po ang aming taong bayan. In fact, yung pong aming business permit registration, binigyan ko po sila ng hanggang 20 lang, hanggang January 20 lang. Walang extension. Kaya po sa ngayon, tambak sigurado ang pipirmahan ko mga business permit dyan sa labas. Ganun po kabisi, inaabot tayo. Pero hindi po, sabi ko nga, walang problema po dyan. Basta't nandyan yan, pipirmahan po natin yan. Kahit saan tayo magpang-abot, wala po tayong pipiliin lugar. Kahit saan po nila ako makita, pinipirmahan ko po yan. Kanina nga po, sa triathlon event namin, may nagpapirma sa akin. Pinirmahan ko muna sila. Para po makauwi na sila sa kailang pupuntan. Malalayong lugar ang kailang pinanggalingan. Pero ang maganda po rito, ay nakikipag-cooperate po yung taong bayan. Talagang makikita mo sa kanila, makikita mo sa mga puso nila, mararamdaman mo sa mga kilos nila na talagang yung kooperasyon nila ay buong puso nilang pinagkakalob sa ating lokal na pamahalaan. At yun po ang nakakatuwa. Yun ang nakakadagdag sa atin ng drive para sikapin pa nating palakasin, ano? Sikapin pa nating tulungan, sikapin pa nating pag-igihin ang ating trabaho. Okay. Mayor, pinag-usapan natin kanina ang infrastructure development at ilan sa mga nasa pipeline project po ninyo as regards infrastruktura. Pagdating naman po sa usaping turismo, dahil isa rin ito, ang daming napakagagandang mga tanawin at mga tourism destination sa inyo pong bayan. As a matter of fact, yung kinilala ng CNN na eventually ay magiging isa sa pinakasikat na destinasyon ng buong mundo ay nandito po sa inyong bayan. At ito nga po yung Bella Roca Island Resort and Spa. That's just that happened na discontinue yung operation. Pero maliban naman po dyan ay marami pa rin po dito na nagagandahan ng mga puok pasyalan. Kagaya ng binanggit po natin sa unang bahagi ng ating programa, nandito po ang Malbog Hot Spring. At ilan pa po sa mga umuusbong at nakikilala na mga tourism sites. Ano po ang plano ninyo pagdating po sa usaping turismo ng bayan ng Buenavista? Ang isa po sa gagawin natin dyan, Sir, yung ngayong taon ay as early as January po, ngayong January, nagpa-posting na po ako ng para wala po kasi kaming tourism officer. So nagpa-posting na po ako para magkaroon kami ng tourism officer. At siya po ang tututok para sa ating turismo. Ngayon, marami po akong programa pagdating sa turismo. Yung pong papasok ng bayan, yun po sa galing sa Bangkuro, yung kahabaan po ng Bangkuro, kung ating may papakita sa ating video, yan po yung gusto ko nating mangyari at yan po yung nakaprograma natin. Sisikapin po nating mangyari talaga yan. Okay. Totoo po yan, dahil marami pong pagkakataon na nakasama natin si Engineer sa PPD, sa planning. PPD o sa planning po ninyo, dahil siya po ang tumayo na pansamantalang tourism officer, yes. ng inyo pong bayan. At ang dami po niyang ginagawa, wala pong tourism officer. At natutuwa po tayo dahil ako po ay isa rin sa mga appointed ng atin pong gobernador, Presbytero Velasco Jr., bilang isa sa mga board of director ng Marinduque Provincial Development
Development Tourism Council. At noong tayo po ay nagsagawa ng assessment sa mga hinaing at mga posibleng problema bakit hindi umaangat ano po ang turismo sa isang particular na bayan, ay dahil po sa kawalan ng tourism officer. At natutuwa po tayo dahil kayo mismo ay maglalaan ng posisyon para sa naturang trabaho. Okay, so ito, nakita na ba na papakita natin yung nasa pipeline na mga proyekto pagdating sa turismo ng pamahalaang bayan ng Buena Vista sa panguna nga po na ating kinakapanayam ngayon na si Mayor Bong Siena. Okay. At yan po mga kababayan ang nasa plano ng pamahalaang bayan ng Buena Vista pagdating sa kanilang turismo. Ngayon isa-isahin natin yan. Napakaganda ng inyong blueprint, ng inyong pinakitang presentation, Mayor Bong. Ano? Pero ang tanong kasi niyan, saan natin kukunin yung fund, yung pondo? Pero bago yan, yung sasagutin yan na Mayor Bong. Eh nanunood ang ating mga kaibigan, si Rene Canlas Castro. Sabi niya, wow, ang ganda at napakalinis na ng bayan ng Buena Vista. Gayun din ang ating kaibigan mula sa lumang bahay sa Tres. Kala ko eh magpapadala ka dito ng kape, pero buti na lang at may pakape si Mayor, si Miss Dot Leiko. At happy watching, happy viewing po sa ating talagang sikat na Choco Brandy Cake, the home of Choco Brandy Cake, na matatagpuan Mayor Bong sa bayan ng Buena Vista. Ito nga po ay ang lumang bahay sa Tres. Special shout out sa ating mga kababayan na nanonood, and of course ang ating mga kasama dyan naman sa M. Luelier Express Buena Vista Branch. And sa lahat po ng ating mga kapamilya na at mga kababayan dito po sa bayan ng Buena Vista, happy viewing po sa inyo. Ugaliin nyo lamang pong tumutok at tunghayan pa ang ilan sa mga mahalagang mensahe, mga proyekto at programa na ibabahagi po sa inyo ni Mayor Mayor Bong. Mayor Bong, kanina nga pinakita natin yung napakagandang nasa plano po ninyo pagdating sa turismo. And isa-isahin nga po natin yung maglalagay po kayo ng signage dyan, I love Buena Vista. Sige nga po, Mayor.
yan po yung tulay papasok ng bayan, ano, yan yung nandun sa may tipo, ano, yan yung tinatawag natin tipo bridge. So papasok po ng bayan, galing ka ng Buwak, makikita mo sa dulo left side yung I Love Buena Vista. Para magiging background po niyan ay yung bundok ng Malindig. Okay. So nakalagay po yan sa isang malapad na platform na kung saan ay pwedeng pumasyal yung mga tao. So magliliwanag po yan. Kinuha ko po yung concept ni Isko Moreno, ano, ni Mayor Isko Moreno. So gagayahin po natin yung hindi naman po siguro tayo pagagalitan ni Mayor Isko, ano. Gagayahin po natin yung Jones Bridge. Kung ano pong ginawa niya sa Jones Bridge, yan din ang gagawin natin sa Tipo Bridge. Lalagyan natin ng mga ilaw. Pero po yan ay detachable. Pag may bagyo, pwede po natin tanggalin yan. So yan po ay paliliwanagin natin, ilalandscape natin ng maayos yung kabilang portion. At yung kabilang side po niya, actually, wino-work out na po ito ng ating assessor's office. Ano? Accretion land po na kasi ito. So sinusubukan po namin na... hingin ito sa DNR. At medyo may linaw na po yung aming usapan, lalagyan po namin ng view deck dito sa kabilang side. Na kung saan ay pwede kayong magkape, pwede kayong mamasyal, pwede nyo tingnan yung view ng Mount Malindig na nandun po naka-background yung I Love Buena Vista. And then, yan po, ang dulo po niyan, sa right side, kung going Buena Vista po, ay dagat na. So kung galing ka po ng Buwak, ang dulo po niyang ilog ay dagat na. It's about 200 meters na lang po ang layo. So ang plano ko po dyan, ididredging po natin yan, huhukayin po natin yan, papapasukin po natin yung tubig dagat. Nang sa ganun po, yung aming mga mangingisda, aming mga bangka, tuwing may bagyo, hindi na po tatakbo ng Balanakan para magtago. Ano, dyan na lang po ang magiging taguan ng aming mga sasakyang pandagat. At pwede rin po maging... puntahan yan, ano? Pwede rin taguan yan, pwede rin puntahan yan ng mga may kaya dito sa atin, yung ating mayayamang kababayan na may mga yate, pwede rin po nilandalhin dyan. So medyo may kahirapan kung iisipin mo, ano, paano natin magagawin to, ano? Pero kung meron tayong will at meron tayong gusto nating magawa, wala pong imposible. Magagawa at magagawa po natin yan. Pagtutulong-tulungan lang natin, ang hiling ko lang sa aking mga kababayan ay patuloy po. Hinihiling ko lang po yung patuloy po ninyong pakikiisa sa ating lokal na pamahalaan at may sasakatuparan po natin yung ating mga mithiin na ganito. Mapapaganda po natin ang ating bayan. Sabi ni Elmer Shena, kaano-ano mo po ito, nanonood. Panganay ko pong kapatid. Special shout out po, Sir Elmer. Happy watching and viewing po sa inyo. At maliban po dyan, Mayor Bong, ano po, pagdating po dito sa Malbog Hot Spring, dahil nandyan na po yan, ano, meron pa po ba tayong plano na magdagdag pa ng mga cottages? Kasi diba isa po sa mga problema natin dyan, yung tulay na magdurugtong mula po dito sa kabayanan ng, okay, kabayanan ng Malbog, ano po, papunta dito sa mismong site ng Malbog Hot Spring. Dahil yan po, pag malakas po ang baha, ay hindi po nakakadaan at hindi po nakakapasok dyan sa lugar na yan. Ano po ang nasa pipeline? Tama. Meron po tayong ongoing development dyan sa ating Malbog Hot Spring, sa ating Sulphur Hot Spring. Meron pong binigay na project ang ating butihing congressman, si Lord Alan Velasco. Congressman Lord Alan Velasco, ano po? Meron na pong ongoing project dyan na accommodation. Parang hotel po yan na ginagawa na po ngayon. So, yun po yung magiging dagdag na cottages, dagdag na rooms para sa ating Sulphur Hot Spring. Ang i-improve na lang po ng lokal na pamahalaan ay yung ating mga swimming pool. Para maayos po yung mga swimming pool. Nung kamakailan lang po, nung nagkaroon kami ng League of Municipalities meeting, ano, nakausap po ang ating gobernador at sabi nga ng ating gobernador, hanapan ko ng paraan para para ma-access ng madalian yung ating hot spring na hindi nadadaan sa ilog. So ang tinitingnan po natin ay yung lupa na nasa gilid niya galing dito sa taas. Kumbaga galing dito sa may putol na bundok kung tawagin. Doon po dapat manggagaling pababa. So naghahanap po tayo ng access doon at kung sino man ang may-ari noon ay talaga pong papakiusapan natin na galing doon sa bundok baka pwedeng bumaba na ron para hindi na po tayo dumaan sa ilog. Otherwise, kailangan po natin talagang lagyan ng tulay. At medyo malaking pondo po ang kakailanganin nito. Ano, medyo may kahabaan po yun. Ang span po nun almost 150 meters from end to end. Ano? From the doon sa side niya. So, may malaking pondo po ang kakailanganin natin ito.
mas siguro po mas makakatipid kung doon na lang tayo bibili ng right of way sa manggagaling sa bundok pababa. So yan po yung pinag-aaralan natin kasi napakaganda po ng ating Sulphur Hot Spring. Ang ganda po nitong isa sa mga turismo, isa palagi pong pinupuntahan ng mga turista na dumadayo dito sa ating bayan. And natural po yung angking dala ng Malbog Hot Spring. At may history, meron pong istorya kapag atin pong ipapakilala sa atin pong mga turista. Maliban po dyan, meron pa po ba kayong nasa pipeline pagdating sa turismo? Meron po. Ang isa pa pong plano natin dito ano ay yung pong papunta, kung nandito ka po sa Sitio Galagala, makikita mo yung Bilaroca. Okay. Yung Fantasy Island, ano po. Yung pinakang cove po doon, ang tawag po noon ay Ricudo Balikot, Sitio Balikot, ano po. Yung pinakang cove po noon ay pwede po natin lagyan yun ng parang ganun sa Kalatagan, Batangas na mga floating cottages. So isa po yun sa pinaplano natin. Turismo na, makakadagdag pa po ng hanap buhay sa mga taong nandun na nakatira. Ang plano po natin dyan, pinag-aralan na rin po namin nung kami po nag-dive, kung pwedeng taniman siya ng coral reef para additional feature doon sa tourism na ipinopromote po natin doon sa lugar na yon. At makakatulong po ito sa barangay ng Yuok, sa mga tao sa Yuok. Makakadagdag po ito sa kanilang mga livelihood, sa kanilang pangkabuhayan. Sigurado pong maraming pupunta, maraming mamamasyal. So sisika, yung mga tindahan po doon, yung mga bangka doon, pwede lang iparenta. So isa po yan sa tinitingnan natin na turismo na may aambag natin, na may introduce natin dito sa ating bayan. Meron pa po tayo, yung papuntang ano, papunta po sa lugar nyo, sir, na Sir Myong, ano, papuntang Sihi. Kung mapapansin nyo, lumitaw na yung ating mini Bohol. Okay. Ano po, nandun yung ating Chocolate Hills. Okay. So ang ganda po, yung High Noon Hills, ang ganda pong tingnan, ang ganda pong i-improve. Ang kailangan lang siguro, dun sa lugar, yung viewing deck, dun sa lugar, i-improve lang po natin. Okay. Lagyan lang natin ng mga facilities na kung saan ay makakasilong. Ayan, pinapakita. Yan po, yan. Makakapag-stay yung ating mga kababayan. Yan po, meron, dito lang po sa Buena Vista yan. Yan po yung Chocolate Hills na inyo nakikita sa inyong mga screen. Ano po, so maganda pong pasyalan yan. Dito po ang side niyan sa may kalsada na bagong gawa, no. Lagyan lang po siguro natin ng mga viewing deck. Makakadagdag din ng hanap buhay do sa mga taong nakatira do sa paligid ng lugar po na 'yon. Oh, tama po 'yan, Mayor. At maliban po diyan ay of course sabi nga po natin sa introductory part ano po sa unang bahagi ng atin pong pagpapakilala sa bayan ng Buena Vista. Ito rin po ay tahanan ng pinakamataas na bulkan sa buong lalawigan. Ito po ang Mount Malindig dahil nasasakop po niyan ang bayan ng Torrijos at ang bayan po ng Buena Vista. Pero mas lamang ho na nakahimlay ito dito sa bayan ng Buena Vista. Isa po sa mga concern dahil ako po ay maraming mga mountaineer na dinala po dito sa bayan ng Buena Vista, particular at umakyat dyan po sa Mount Malindig, ay yun pong pasukan galing po dyan sa Sihi, yung atin pong main entry point paakyat po ng Buena Vista. Yun po ang hindi nila ma-identify kung saan. So magandang pagkakataon din po at kukunin ko po ang pagkakataon na ito ano na i-propose at ipaalam kay Mayor Bong na sana'y malagyan po yun ng parang signage na yun po ang mismong daanan dahil talagang ang pag-akyat po sa Buena Vista dahil trained na po ang ating mga barangay tanod at ang mga barangay officials sa barangay Sihi na bago pumunta doon ay dumadaan muna sa kanila. So magandang pagkakataon po ito na malagyan na rin ng signage na dito yung papasok doon sa may bahagi po nung paglabas po doon sa pantay, yung daan doon sa may doon po kami nadaan ay paakyat po ng Buena Vista at aakyat po muli kami dyan sa darating po na 25 ng Pebrero. Kaya sana po pagbalik nila nung aming mga inimbitahan dati sabagat gusto po nilang bumalik ulit at nasa plano na nga po namin bumalik ulit, sana pagbalik nila meron na po yung signage doon sa Barangay Sihi. Hayaan nyo po, Sir Myong, at mangyayari po yan. Pero yan po ay talagang pinunduhan na ng ating provincial government. Meron pong opisina ng turismo sa baba, dun sa lugar na kung saan sinasabi yung entrance paakyat ng bundok. Magkakaroon po ng tourism office dun sa baba. Yan po yung pinunduhan ng ating provincial government.
At na ang alam ko po ano, bidding na yata. So sa lalong madaling panahon mag-i-start na po ang construction. Nabanggit nga po pala yan sa akin ng official, isa sa mga official ng tourism office at ni Governor ano. At yung po palang property na acquired doon ay sa mga mata ako pala yun. Okay. So sa mga kamag-anak ko pala. Bago yan ay nais po na nating i-shoutout ano si Miss Rowena Sapoposas. Hi Mayor, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Si Hading Sahol Salvacion. Hi Mayor, and maraming salamat po sa inyong mga pinapatupad sa ating bayan. Gayun din po si Kabayang Cybeline Shena Martinez, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Happy Fiesta, my dear Benavis, at nagpadala sa atin ng star. Maraming salamat po sa star na pinadala nyo dito sa ating live feed. Okay, Mayor, natutuwa po kami dahil ang dami nyo po mga proyekto at mga programa na naka-line up para po sa inyong bayan. Pagdating naman po sa mga usaping pangkabataan, sa edukasyon, ano po ang inyong ngayon ay pinagtutuunan ng pansin para mas mapaangat natin ang kalidad ng edukasyon para sa bayan ng Buena Vista? Nung una po, ano, nung una mga buwan ko, nagulat yung mga guro. Sir Myung, kasi yung unang araw po ng pasukan, ng araw ng face-to-face classes, nagulat po sila dahil first time in the history. Mm-mm. Sabi nga nila, noon lang nila naranasan na ang mayor mismo ang umikot sa lahat ng eskwelahan at lahat ng paaralan sa bayan ng Buena Vista. Ako po mismo, personal akong pumunta, inalam ko kung anong pangangailangan ng ating mga paaralan. At yan po ay isa sa aking mga prioridad. Sabi ko sa district supervisor, huwag po kayong mahiyan lumapit sa akin. Huwag po kayong mahiyan lumapit sa munisipyo. Kung ano man pong tulong ang pwede naming maibigay, ibibigay po namin ng buong buo ng kusang loob hanggang sa abot ng aming makakaya. Ano po, hindi namin yan ipagdadamot dahil yan ay pasilidad ng pamahalaan. Dapat pong ang nakikinabang dyan ay taong bayan. So yung support ako po, alam kong ramdam naman ng aming mga eskwelahan. Marami na po tayong, nung pag-ikot ko po, agad-agara nating ipinaayos yung mga electrical facilities. Kasi nakikita po natin na may mga ilaw nang hindi gumagana, may mga putol na kable na delikado sa mga bata. Ano po? So ginawan po agad natin ang action yan. At patuloy po tayo nagkipag-ugnayan sa ating mga eskwelahan kung ano man ang may ambag pa, kung ano pang may hatid ng ating lokal na pamahalaan. At hinihikayat din po natin palagi yung ating mga kababayan. In fact, ang sabi ko nga, dahil ako naman ay graduate ng isang guro din, ano po, sabi ko nga sa ating National High School, libre ako magtuturo, bigyan niyo ako ng isang oras lang, libre po ako magtuturo sa ating mga kabataan, kahit values education lang, para kahit papaano ay maibahagi ko naman yung kahit natutunan ko sa mga paaralang pinanggalingan ko, ano, lalo na po sa seminaryo. So, yun po ino-offer ko sa kanila. At sa lahat po na activities ng ating mga eskwelahan, nandun po tayo palagi, nakaagapay tayo. May mga oras po, ha, may mga oras na ako mismo, as early as 6 o'clock, nagtatraffic po tayo dyan sa harapan ng eskwelahan, inaalalayan natin yung mga bata na tumawid. So, pinapakita ko po sa kanila na hindi yung pagiging mayor ay hindi dapat nating, dapat po ay nasa baba tayo. Lagi po nating isipin ang ating mga paa ay palagi nakatungtong sa lupa. Yun po palagi. Hindi po tayo pwedeng umangat, hindi po tayo pwedeng tumaas. Dapat po palaging nandun tayo sa baba at nakaalalay sa ating mga kababayan. Yun po palagi ang aking panuntunan sa aking sarili. At alam ko po na, alam nyo naman, ang mga magulang ko ay mga guro din po. Ano, ang mga yumao ko mga magulang ay mga guro din. At dyan po kanila kami binuhay sa kanilang pagtatrabaho, paglilingkod bilang mga public servant, ano, bilang mga guro. So, nakatanim po sa aming mga puso't isipan, sa aming magkakapatid, lalo na rin po sa akin, ang pagtulong doon sa ating sektor ng edukasyon. Hindi po yan mawawala. Lagi po kami nakaalalay, ang lokal na pamahalaan, lagi po nakaalalay sa sektor ng edukasyon. Ano po? Alright. Nako, Mayor, sa darating na January 19, ipagdiriwang ninyo ang inyong kapiestahan. Ano po? At ano nga po ang patron dito sa bayan ng Buena Vista? Santo Niño po. Santo Niño. Mm-hmm. Ano po? At ang Cebu at ilang mga bahagi, malalaking syudad sa ating pong bansa ay nagdiwang ng kanilang kapiestahan ng Santo Niño. At ang araw po na January 19 ay mismong araw kung saan ay pagdiriwang nyo nga po ang pagkilala ano sa patron ninyo dito sa inyong bayan. Ano po ba ang mga naka-line up na mga activities? Okay, naumpisa na po namin, Sir Myung, ano, pero bago ang lahat, bago kayo ko
bago po kayo makalimutan, ano, iniimbitahan po namin kayo, ang inyong grupo, sa aming Fiesta Ball sa 18 po ng gabi. At inaanyayahan din po namin kayo sa 19 ng umaga, maghapon, sa aming tahanan. Mamiesta po kayo, Sir Myong. Marami po kami naka-line up na activities. In fact, nag-start po kami kanina. Ano? Nagkaroon po tayo ng triathlon event. Ano? First time po yata na nangyari ito sa buong probinsya. So, naging successful naman po yung ating triathlon event. Naging makabuluhan. At naging alam ko po na may naitulong kahit papaano. Ano. Ang advocacy ako po kasi rito, ma-divert natin yung isip, yung utak ng ating mga kabataan. Na sa halip na gumawa ng mga hindi makabuluhang bagay, ay dito po natin ma-divert, ano, sa mga ganitong gawain, sa mga sports activities. At naging makabuluhan po, naging successful po yung ginawa nating first triathlon event dito sa ating bayan. So marami pong nanood, maraming natuwa, maraming nasiyahan. At tuloy-tuloy po ito, bukas po ay meron tayong street dancing, ano, na atin pong inumpisahan po nung mga pari na umalis na rito. So tuloy-tuloy po natin yon. Nagkaroon po tayo ng collaboration sa mga simbahan para matuloy-tuloy po yung street dancing dito sa ating bayan. Sa araw po ng piyesta, ay tuloy-tuloy po ang kainan sa mga tahanan. Imbitado po kayong lahat. Okay po. Yung gabi po ng 18, meron po tayong Fiesta Ball dito sa ating COVID court. Inaanyayahan po namin kayo. Sana po ay makasalamuha kayo sa atin. Ano po? Open po sa lahat ito. Okay. So sa maganda ho 'yun, at least yung pagpapasigla ng maliban sa turismo, kasabag turismo din 'yan, kabahagi ng turismo 'yan, pero yung sports and development 'yan ng ating mga kabataan. Sino-sino naman po ang mga gaano po karami yung nakilala ko kaya kanina kung inyo pong estimate niyo? Meron po kaming participants na nag-register ng nasa 30 plus. Kaya lang po ang sumali, 25 lang. Mm-hmm. Ano, so ito po ay open sa buong Marinduque. So in fact, ang nanalo po taga-Gasan. Mm-hmm. Yung iba nanalo taga-Buwak. So inopen po namin lahat ito basta ipinanganak lang sa probinsya ng Marinduque. Okay. So para po sa mga taga-Marinduque ito. Ano. So marami naman pong nakilahok. Maraming sumama, maraming natuwa. At marami pong gusto pang mangyaring muli. Ano, isisiguraduhin po natin na mangyayaring muli ito. Aayusin pa po natin sa mga susunod na pagkakataon. Bukas po, anong oras po isasagawa ang street dancing? Competition din po ba ito? Hindi po. Hindi po na natin ginawang competition dahil kulang na po tayo sa preparasyon. Ang ginawa na lang po natin ay participation ng bawat schools. Okay. Pero meron po silang kahit papaano, meron silang matatanggap na assistance na manggagaling sa ating pamahalaan, sa ating lokal na pamahalaan. Ano po? So, more than po doon sa in-expect nila na prizes kung ginawa nating competition. Kaya okay po sila. 7 schools po ang magpa-participate bukas sa ating street dancing street dancing presentation. Oh, dapat ma-live 'yan sa TV at mapanood sa Marinduque News ano bukas. Ano oras po ito ulit gagawin? Mag-start po tayo ng alas 7 ang assembly, tapos dire-diretso po. More or less mga 9 o'clock po ang start ng ating pagsasayaw sa mga kalsada. Okay. Pagkatapos po sa bahagi ng sa gabi naman ay isasagawa po itong Town Fiesta Ball. Ano pong inaasahan dito ng mga gawain? Marami po ano, nandito ano, magsasaya tayo, makikisalamuha tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita. Pero mas marami po yung mga nagbalik bayan dito, ano, yung mga kababayan namin sa tinagal ng panahon dahil sa nakalipas sa pandemya. Sa 3 taon po tayong walang ganito. So ngayon po marami talagang nasasabik na magkaroon ng ganitong pagtitipon, ng magkaroon ng ganitong kasiyahan. I-introduce din po natin dito yung kamakailan lang in-interview nyo po ano, ang Miss Tourism ng ating probinsya na siya magre-represent sa ating bansa na lalaban sa Europa. Ano po, isa po tayo sa nagbigay ng tulong sa kanya, ano, ng assistance. Ano po, binigay po natin yung abot ng kakayahan ng ating lokal na pamahalaan para siya po ay matulungan para makasali po doon sa kompetisyon na kanyang sinalihan. At luckily, siya naman po ay nanalo. Tama po. Nakakatuwa po dahil ito po ay pride ng Marinduque, hindi lang ng bayan ng Buena Vista, kundi ng buong Marinduque. Tama po yan. At kanina nga po ay bumisita ng courtesy call sa akin pong tanggapan sa Kapitolyo si Diane Rose Hamulina, aking kamag-anak din po, ano, ay talagang
talagang labis-labis so ang kanyang pasasalamat dahil sa inyong suporta tulong na binigay mula sa umpisa hanggang sa makamit niya nga po, umasangkit niya itong titulo bilang Miss Tourism Philippines World 2022. So magandang yan po dapat ano ang atin pong pinuno, dapat nakasuporta hindi lamang doon sa katagumpayan bagkos ay doon sa hirap na pagdaraanan bago maabot yung kanyang rurok ng katagumpayan. So special shout out kay Diane Rose, Miss Diane Rose Hamulin, salamat sa pagbisita sa aming tanggapan at the same time sa kanyang handler na si Sir Louis Mangkoy. Yan, pinapakita ho natin sa ating screen. Maliban po ba dyan ay ito, malapit ng Holy Week, baka meron na rin po kayong mga nakalinya na gawain para sa pagdiriwang naman ng Holy Week sapagkat pinag-uusapan ho natin yan sa Kapitolyo. As a matter of fact, tayo po ay pinatawag ng ating Congressman Lord Alan Velasco para paghandaan na po ang nalalapit na hindi lamang week-long celebration sapagkat ang nais po na ating gobernador, ating congressman ay maging month-long celebration na ito, itong ating Moriones Lenten Rites. Baka meron na rin po kayong mga nakalinyang gawain para dyan. Sisigurado din po namin na nakaangkla rin kami, ano, na naka-align din po kami sa programa ng ating provincial government at ng ating congressman. Ano po. Pero napag-usapan po namin ng ating planning engineer na ibalik natin yung ating tradisyon, yung ating kultura, yung ating nakaugalian na yung Moriones Festival. Ano po. Dati po kasi yan, gagawin namin competition ulit by schools, yung mini pugutan o yung pugutan na ginagawa lang na ngayon by bayan. Hindi, dati po yan, nung kapanahunan namin, nung kaming elementary, ginagawa po yan by schools, naglalaban-laban po lahat ng eskwelahan, nagpapagandahan ng itsura ng mga Morion. So, isu-showcase din po namin yung Morion ng Buena Vista. Kasi po yun ay gawang Buena Vista talaga. Although pangit pong itsura, pero Morion naman talaga na gawang Buena Vista. Kumbaga pwede mong ipagmayabang, pwede mong ipagmalaki kasi sarili mong gawa. Ano po? Okay. So isu-showcase po namin ito. Na ito po talagang kumbaga yung pinakang yung craftsmanship po niya ay hindi ganun makakasabay sa ating mga Morion sa ating probinsya. Pero ganun pa man, ito po yung original from Buena Vista. So isu-showcase po namin, ilalabasin po namin ito. Siguraduhin po namin na ito'y ipapakilala namin sa buong probinsya. Okay. Meron pa po ba kaming hindi na itanong na gusto niyong ibida sa ating mga kababayan, particular sa inyong pong mga constituent? Okay naman po lahat. Ano? So far naman ay napag-usapan natin lahat. Kaya lang po, yung mga serbisyo po ng ating lokal na pamahalaan, inuulit ko po sa ating mga kababayan, ito po'y tuloy-tuloy. Ano? Hindi po ako mapapagod na kayo paglingkuran. Ang aming pong lingkod barangay ay tuloy-tuloy na pong mangyayari ito ngayong January. Ito po kasi Sir Myong, meron akong programa na lingkod barangay na kung saan dinadala ko po ang buong munisipyo sa isang barangay. Nandun po lahat ng departamento, nandun lahat pati pulis para dun sa kapangangailangan ng mga taga-barangay. Para hindi na po sila pumunta dito sa munisipyo. Nandun po kami lahat, assessor, nandun po ang kuha ng birth certificate, nandun din po ang DSWD para sa mga ayuda. Nandun po ang police para sa police clearance. Nandun po ang RHU para mag-check up ng mga pasyente at magdala ng mga gamot. Sa madaling salita, sa loob po ng isang araw, dun po kami nag-uopisina. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So tuloy-tuloy po ito para hindi na po mahirapan ang ating mga kababayan na bumaba ng bayan, mamasahe pa, pumila pa dito sa munisipyo. Inihahatid na po namin yung gobyerno sa kanila. Inahatid po namin yung munisipyo sa kanilang mga lugar na kung saan sila naroroon. Pangalawa po ay yung ating mga senior citizen. Ito po'y ginawa na natin at muli po natin gagawin. Ano po, hindi na po natin pahihirapan ang ating mga senior citizen. Hinihintay na lang po natin yung guidelines, confirmation yung ng eligibility na manggagaling sa region DSWD at tayo po mismo inatasan na po tayo ng region ng DSWD na tayo na mamahagi ng social pension ng ating mga senior citizen. At ito po iihatid ko sa kanila mga tahanan. Hindi ko po sila papupuntahin sa barangay, hindi ko na sila papupuntahin sa bayan. Kami po mismo ang magkakatok sa kanilang mga tahanan at maghahatid po ng kanilang mga pensyon para hindi na po sila mahirapan. Nagawa na po natin to at muli po natin gagawin. Inuulit ko po, ang pagsiservisyo po natin ay hindi po tayo mapapagod, hindi, wala pong kapaguran ito. Medyo nung mga nakaraang buwan nga lang po ay siguro sa sobrang excited ng katawan natin sa paglilingkod ay na-hospital tayo. Ano? Na-hospital po ako pero hindi po magiging hadlang yon. Hindi po magiging hadlang yon para tayo sumuko. Bagkos ayun po ay magbibigay pa ng motivasyon sa atin para ipagpatuloy po natin yung ating ginagawa.
Tuloy-tuloy po to, Sir Myong, at sana po sa tulong po ninyo ay maipamahagi po, maipabatid pa sa ating malalayong kababayan yung programa ng gobyerno ng Bayan ng Buena Vista. At yung mga kakulangan po ng Bayan ng Buena Vista, sana po ay kami inyong matulungan sa pamamagitan ng kung tayo may mga sponsor, sana po ay dahil yung bayan po natin, sabi ko nga sa nung ako po ay nagkaroon ng inaugural speech, hindi mo masasabing maunlad ang Marinduque kung merong isang bayang naghihirap. Hindi po ba? Dapat lahat ng bayan, ang anim na bayan ay maunlad para masabi mong maunlad ang isang probinsya. Hindi pwedeng may maiiwan. Lahat po tayo sabay-sabay naaangat para po masabi nating maunlad ang isang probinsya dahil maunlad ang anim na bayan. So, humihingi lang po ako ng tulong sa ating mga national agency na maaari makatulong sa amin dahil hanggang ngayon po ay maliit ang pondo natin na nakalaan sa ating lokal na pamahalaan. Pero hindi po tayo mapapagod. Dire-diretso po ito. Hahanap at hahanap po ako ng paraan para magkaroon po ng sapat na pondo na maipagpatuloy po natin ating mga pinangarap na proyekto at mga programa para sa ating mga kababayan. Bago po tayo magtapos sa ating kapihan, total na banggit niyo po yung kakulangan ng fund o ng pondo. Ano po yung tinitingnan ninyo dahil sa implementation po nitong Garcia Mandanas ruling, ito po yung devolution, mas bumaba po ba yung fund na nakaalat para sa bayan po ng Buena Vista? Mm-hmm. Kung sakali man po, ano po yung inyong gagawing estratehiya para mapunan at matugunan po yung kakulangan na yon para yung kaganda, kasi kahit na anong ganda po ng inyong mga plano at programa at mga inaasahan na mga proyekto na gagawin sa atin pong bayan ng Buena Vista, kung wala naman pong pondo ay mahirap po yung ma-achieve. Totoo po yun, Sir Myong. Although in-implement na po ang devolution transition, kaya ang problema lang po dyan ay yung pondo nga na ibinaba sa atin ay may bawas pa rin na 14%. So kung tatanggap po kami, almost 20 million din po yung nawala sa aming nata. Kaya medyo mahirap po talaga. Mahirap budgetin kung saan paano mong pagkakasyahin. Dahil nandun lahat, pati yung mga services mo sa mga tao, lahat-lahat nandun pinagsama-sama na. Challenge po yun. Isang challenge yun sa ating panunungkulan, sa ating pamumuno. Ano-ano mga ginagawa natin? Marami na po tayong ginawa. Marami na po tayong nilapitan. At meron naman pong positibong katugunan. So siguro po ngayong first quarter, magbabagsakan lahat ang ating mga nilapitan. Lumapit po tayo sa PAGCOR, lumapit tayo ng direkta sa DBM, lumapit po tayo ng direkta sa Malacanang, at may mga nilapitan pa po tayong ahensya ng gobyerno na maaari makatulong. Inilatag ko po yung mga programa ng ating lokal na pamahalaan. At meron naman pong positibong katugunan niya, sabi ko nga kanina, at inaasahan ko po na ngayong first quarter ay meron po tayong mauumpisahan. So, hindi po tayo tumitigil sa paglapit sa mga national agency, sa mga senador na pwede makatulong po sa atin. Kailangan lang po yung sipag, tsaga. Balik-balikan natin ng balik-balikan para tayo mapansin. At siguro naman later on, pagdating sa dulo, pagdating sa uli, ay wala na sila magagawa sa kukulitan natin. Tutulungan na po tayo. Alright, nako, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagpapaabot at pagbibigay ng sapat na kaalaman para sa ating mga kababayan, particular dito po sa mga ginigilo ninyong Vistan. Okay, Mayor, bago po tayo magpaalam, nais po namin kayong hinga ng mensahe para po sa inyong mga kababayang taga Buena Vista. Please go ahead po. Sa akin po mga kababayan na taga rito sa bayan ng Buena Vista, unang-una, happy fiesta po sa ating bayan. At ang mensahe ko lang po ay yung patuloy po yung pakikiisa. Maraming pong salamat at ipinaramdam nyo po sa ating lokal na pamahalaan, sa inyong punong bayan, na kayo ay nakikiisa. Nararamdaman ko po yan. Doon ko po nakikita na tayo ay iisa na. Nawala na po yung ating pagkakaiba. Sabi ko nga po, nung una, isang araw lang po yan, kalimutan na po natin, magkakaibigan po tayong lahat, magkakamag-anak, halos lahat tayo rito. Wala pong ibang makakatulong sa ating bayan, kundi tayo po. Magtulungan po tayo, magkaisa tayo, at sana po ay suportahan po natin ang mga programa ng ating lokal na pamahalaan. Inaasahan ko po na huwag po kayong mahihiyang lumapit sa ating lokal na pamahalaan, sa aming opisina, sa aking opisina. Kung meron po kayong mga suggestion, kung meron po kayong mga gustong iparating, huwag po kayong mahiyan lumapit, at lahat naman po yan ay ating pinakikinggan.
In fact, bukas na bukas po ang aking opisina at minsan pa nga po'y nagtatanong ako sa taong bayan. Minsan may nakakasalubong ko, ano po kaya maganda? At kung minsan po ay yan po ay talagang pinakikinggan po natin, yan po'y binibigyan natin ng konsiderasyon. Kinukonsider po natin ang lahat ng inyong ideas na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating bayan. Tulung-tulungan po natin to, kaya po natin to. Ang Buena Vista po ay tayo. Marami pong salamat. That very well said, Mayor Mayor Edward Bong Liantishen. Alam mo po kasi, kaya hindi ako, kaya lagi ko naalala si Sir, si Engineer Arvin, si BP. Sasabihin niya sa akin, siguro talagang pinalaki ko kayo ng inyong mga magulang na talagang nagtutulungan. Sabi niya sa akin, yung makakalimutan mo ata si Mayor Bong, ha? Si Bong, dalawa naman doon, puntahan doon dahil nais din niyang ipaabot sa ating mga kababayan ang mga ginagawa po ng Bayan ng Buena Vista. Kaya at nung kami po ay naimbitahan din sa kanyang opisina ay talagang naramdaman ko talaga yung sinserong pagtulong para sa ating mga kababayan. Kaya siguro sa inyo pong panig ay kami po talaga at lubos na nagpapasalamat dahil ang inyo pong puso at tapat na paglilingkod para sa ating mga kababayan ay talagang inyo pong ipinapamalay at inyo pong ipinaparamdam sa kanila. So tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa tanggapan po ng Office of the Mayor o dito po sa tanggapan ng punong bayan ng Buena Vista sa lahat po ng mga lingkod bayan mula po sa ating Vice Mayor din ng Bayan ng Buena Vista at lahat po ng sangguniang bayan member. Magandang araw po sa inyo at happy fiesta po sa lahat ng mga bumubuo dito po sa lingkurang bayan. Ako pa rin po ang inyong nakasama dito po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency. By the way, bago po tayo magpaalam, inais po nating i-shout out ang atin pong mga dati ng mga kasama dito na hanggang ngayon po ay patuloy at tuloy-tuloy ang support ang binibigay sa atin. Of course, si Kuya Melvin Vito, gayon din po si na Marilu Eliote Harabe, God bless everyone, si Miss Richie Del Prado Arban at sa lahat po na ating mga kababayan na naglilingkod po dito, si na DJ Yash at mga datihan, si na Dr. Grate, of course, ang ating mga kasama dito po sa Bayan ng Buena Vista, ang secretary po ninyo na talagang kahit gabi na po akong nagpaabot ng amin pong imbitasyon ay talagang hindi tayo pinahindian at mismong si Mayor Bong pa mismo ang nagsabi sa atin na myong punta naman kayo din ni bukas. O bagamat hindi po kami nakarating dito kaninang umaga para po tunghayan ang inyong triathlon, pero ninais po talaga namin na makadaupang palad po kayo ng personal sapagkat hangad po ng aming ahensya at sa tulong po ng PIA at of course ng LGU ay nais po nating bigyan ng sapat na kamalayan at edukasyon sa pamagitan po ng ganitong platform ang ating mga kababayan para bukas makalawa hindi na sila magtanong ano ba ang ginagawa ng ating mayor, ano bang ginagawa ng ating mga lingkod bayan, ano bang ginagawa ng ating mga nasa pamahalaan. Ito po ang mandato ng aming ahensya ang kayo po ay paglingkuran. At sabi nga po sa isang sikat ano po na writer, ano po sabi niya, si Bertrand Russell, the only thing that will redeem mankind is cooperation. Yan po ang mismong sinabi ni Mayor Bong Siena kanina sa kanyang mensahe sa taong bayan. Ang mahalaga po at ang kanya lamang hinahangad ay kooperasyon ng bawat isa para lahat po ng kanyang mga programa at proyekto para sa minamahal niyang at minamahal nating Bayan ng Buena Vista ay magkaroon po ng katuparan. Sa bahagi po ng technical, nakasama po namin ang aming director, Direk Paul, Christian Paul Villaruel, atin pong senior cameraman, si Mr. Jopit Lumagbas, at ang atin pong second cameraman, Mr. Emmanuel Asperas, at gayon din po sa ating kasamang assistant
producer si Mr. June Orale at ang ating technical head at ang vice president din for operation ng Marinduque News Network, Mr. Santino Latorena. Gayun din po dyan sa ating studio dahil live po tayong sumasayang papawid sa Lucky 7 Channel 3. Nandyan po sa ating estasyon si Mr. Ronel Manguera and of course si DJ San na siyang umantabay din at gumawa ng ating script para dito sa ating kapihan. Of course, ang aming regional director ng Philippine Information Agency, Mima Ropa, si Ma'am Victoria Mendoza. At ako naman po, oh, by the way, gusto ko rin pong batiin muna bago tayo magpaalam, ano, sina Ella Castillo na nag-iimbita po sa atin dahil ngayon po pala ay kapestahan ng Barangay Dawis, ano, Barangay Dawis. So, happy fiesta po sa inyo. At magkakitaan po tayo sa kanilang Fiesta Ball sa araw po yan ng Miyerkules, January 18, na Town Fiesta Ball ng Bayan ng Buena Vista at sa kanila naman pong kapistahan mismo sa January 19. Maraming salamat po at sa atin pong pagtatapos. Ako po'y nagpapakilalang muli sa inyo, Romeo Mataak Jr. po ang inyong lingkod na palaging nagsasabing mabuhay po ang bawat Marindukenyo saan mang panig ng mundo. Thank you.